And welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ay magkakaroon tayo ng first impression review regarding sa new makeup collection ng Careline. And this is their Hyper Cosmic Collection by Blythe. And I'm very excited to try this makeup collection and see kung ano yung magiging performance ng bawat product sa makeup collection na to. So by the way, this makeup collection was launched yesterday, August 14, 2019, and the ambassadress for this makeup collection is si Miss Andrea Brillantes. By the way, I will be having an announcement at the end of this video, so please stay tuned guys. So guys, this is their Hyper Cosmic Collection of Blythe by Careline. And kung makikita nyo guys, yung design nila is parang space or intergalactic. And then guys, yung boxes nila is napaka-cute. There are pastel colors, merong light pink, merong purple, and light blue. Very Andrea Brillantes. So, yung first product na i-review natin dito sa video na to is yung kanilang Perfect Brow Trio. So, guys, yung product na yun have 3 variants, which is yung graphite, yung comet, and then yung meteor. So, yung graphite, guys, is yung grayish black, while yung comet is yung warm brown, and then yung meteor is yung cool brown, guys. So, ito yung kanilang pangkilay, and I have here yung kanilang shade na meteor. Ayan siya, guys. So, this Perfect Brow Trio retails for 265 pesos. Ang kagandahan dito guys sa kanilang bagong pangkilay is 3-in-1 na siya guys because they have pencil, yung powder, and then yung eyebrow mascara. So ipapakita ko siya one by one sa inyo guys. So guys, as you can see, dito sa kanilang kabilang side is yung kanilang pencil. Ayan siya guys. And then, dun sa middle part is yung kanilang powder. Ayan. And then, dun sa kabilang side, which is yung color brown, is yung kanilang eyebrow mascara. And ang ganda ng brush niya, guys, in fairness, kasi sobrang liit, perfect siya to fix your eyebrows. So, let's try this sa ating kilay and see kung ano yung magiging performance nitong Perfect Brow Trio ng Careline. By the way guys, I only have foundation sa mukha ko para matry natin and matest natin lahat ng products na included dito sa new makeup collection ng Careline. And now, I'm gonna use first yung kanilang Perfect Brow Trio to fix my eyebrows. So first, I'm gonna use this pencil. So guys, yung next na gagamitin ko is yung kanilang powder just to fill out yung mga kalbo na parts or yung mga parts na walang hair. Lastly, gagamitin na natin yung kanilang eyebrow mascara just to give a bushy look sa ating eyebrows. Tapos na natin gamitin itong Perfect Brow Trio ng Hyper Cosmic Collection by Blythe of Careline. And what I can say about this product is very achievable yung kilay ni Andrea Brillantes using this eyebrow product. Because meron ka ng 3 products na pwedeng gamitin to give or to fix your eyebrows. And ang kagandahan dito guys is you can achieve a bushy look eyebrows with this eyebrow product. So guys, nakakatuwa lang na yung mga local brands like this is paraben-free and cruelty-free na. So bongga. So guys, yung next product na i-review natin is this face palette nila. Ayan. So as you can see guys, dalawa yung variant na meron sila, which is yung Twilight and then yung Eclipse guys. So this face palette retails for 245 pesos only. So guys, yung first face palette na i-review natin is this 311 Eclipse. And when you open this, meron kang 1, 2, 3, 4 na eyeshadow and
ang eyeshadow nila is dalawang metallic and then dalawang matte. And then kapag flip mo yung eyeshadow, guys, meron kang mirror and then makikita mo meron ka ding blush. So guys, I will be swatching it one by one. So first is yung eyeshadow na metallic. Wow. Next one. Wow! Wow, guys. Nakita nyo ba yun, guys? Sobrang pigmented. And ang creamy niya, guys, in fairness. So, next one. Matte shade. In fairness, nakikita nyo naman, guys, yung pigment niya, yung color niya. And then, last one. Ayan siya, guys. So, ito, guys, yung four eyeshadows na kasama doon sa face palette na Eclipse. And then, ngayon, ang siswatch naman natin, guys, is yung kanilang blush cream. So, guys, meron lang akong napansin din sa blush cream nila. Kasi, nung tinatch ko siya, very greasy yung kanilang blush cream. And, tingnan natin, guys, kung ano yung magiging kalalabasan nito kapag nilagay na natin siya sa skin. So, ito siya, guys. In fairness dun sa kanilang color or shade, napakaganda nung napili nilang shade for this blush cream. And tingnan nyo naman, guys, sobrang pigmented. And as you notice, nagiging matte siya or mabilis siyang mag-set once na ni-rub na natin siya sa skin. Hindi katulad kapag nasa palette pa lang siya. Very greasy, very oily. So guys, the next face palette is in the variant Twilight. So ito yung kanilang eyeshadow. And then when you flip it, ito yung kanilang blush cream. So para siyang shade na tomato. Very orangey and guys, nakaka-overwhelm yung color niya sa pan. Let's see kung ano yung magiging color nito kapag in-apply nyo na siya sa skin. So guys, this is their matte shade. And then ito yung kanilang shimmer shades. So guys, as you can see dun sa mga swatches with this palette na Twilight, very light lang yung colors or shades na nakalagay dito sa eyeshadow nila. And maybe pwede mo tong piliin kapag gagamitin mo lang siya for everyday look. Guys, now we proceed sa kanilang blush cream. And then, ito yung kanyang shade. Wow, wow! Very pigmented as you can see, guys. And guys, ang ganda ng shade, in fairness. Kapag in-apply nyo na siya sa skin, guys, parang nagiging light pink or parang peachy yung shade niya. Unlike dito sa pan, nakaka-overwhelm kasi very neon orange. Napaka-orangey kapag tinignan nyo siya sa pan, guys. Tingnan nyo. But when you apply this on your skin, ang ganda, guys. Very peachy. Ang ganda niya for everyday look. So guys, I've decided to use this face palette in the variant Eclipse. And guys, what I'm going to do is to use only fingers to apply this eyeshadow into my eyelids. Naman kumulay yung kanilang eyeshadow, in fairness naman, kahit na ang ginagamit ko is matte shade. Nakikita nyo agad yung kanyang color. Guys, upon checking, yung kanilang cream blush is pwede mong gamitin into your eyelids, cheeks, and lips. But now, I'm gonna use this cream blush as my blush on. So now, we're gonna apply this on our cheeks. So guys, konti-konti lang siguro kasi baka sobrang pigmented niya. Pwede naman tayo magdagdag kapag kulang. Yun ang sinasabi ko. Sobrang pigmented. Ang konti lang yan, guys. But as you can see, ang bilis niyang kumulay sa skin.
So, sa kabila naman, I love this shade, guys. Oh, guys. Diba? Ang ganda ng blush on. Bet ko itong kanilang cream blush, guys. Very easy to apply. Guys, as you can see, nung ina-apply ko kanina yung cream blush sa aking face, agad-agad siyang nagsiset and nagmamattify. And look, yung kanilang cream blush, guys. Ang lakas maka-fresh. So, guys, yung next items na i-review natin is yung kanilang liquid eyeshadow and tinatawag nila tong Starlight Eyes. And guys, this liquid eyeshadow comes in 3 sparkly shades, which is yung Cassiopeia, Lynx, and Pegasus. Yung Cassiopeia, guys, is metallic rose, while yung Lynx is metallic gold, and yung Pegasus is metallic bronze. So guys, this retails for 195 pesos each. Lang packaging, napaka-elegant and classy. And guys, dun sa takip nila, hindi pa rin nawawala yung kanilang intergalactic or yung space na design. So guys, let's swatch this. So una nating isi-swatch is yung shade na Lynx. Wow! Wow! Nakita niyo yun, guys? Ang gold. And very pigmented. Sa isang swipe lang, nakikita mo na yung kanyang shade. Ang ganda, guys. Next shade that I will be swatching is yung shade na Cassiopeia, guys. Guys, nakikita nyo ba? Ang ganda. Ang ganda ng liquid eyeshadow nila. Very creamy. And nakikita nyo agad yung color payoff. So guys, yung last shade that I swatch natin is yung shade na Pegasus. So guys, nakita nyo naman, ang ganda ng kanilang liquid eyeshadow. And guys, in fairness, very creamy. And nakikita nyo agad yung color payoff ng bawat liquid eyeshadow nila. So guys, I've decided to use this shade Lynx as my top coat sa aking eyeshadow na nilagay kanina. So guys, unti-unti lang siguro yung paglalagay natin. Siguro dalawang dot is fine. Ayan siya, guys. And then, ikalat nyo na lang. Just in case na kulang, madaling magdagdag, guys. Wow, guys. Ang ganda. Very easy to apply. And as you can see, guys, kitang-kita nyo, guys, yung pagka-gold nitong shade na Lynx sa aking eyelids. So, guys, sa kabila naman. Guys, look at my eyeshadow. Ang ganda, diba? And as you can see kanina sa video, very easy to apply itong liquid eyeshadow ng Blythe. And then guys, very creamy, very pigmented. Approved na approved sa akin itong liquid eyeshadow nila. So guys, let's move on sa next product. And this is their Stellar Satin Lips. And as you can see sa screen, they have 4 shades, which is yung Juliet, Phoebe, Titania, and Calypso. So guys, yung Juliet daw is nude pink, while yung Phoebe is peachy apricot, Titania is terracotta, and yung Calypso is deep rose. So guys, as you can see, 3 shades lang ang meron ako dito because hindi ko binili yung shade na Phoebe because I found out that this shade is very light for me and I think hindi ko rin naman siya magagamit, so sayang lang. Kaya yung 3 shades na lang yung binili ko dito sa kanilang Stellar Satin Lips. So guys, this Stellar Satin Lips retails for 165 pesos only. So guys, this is in the shade Juliet. This is in the shade Calypso. Last one that I will be swatching is in the shade Titania. So guys, I've decided to use Titania on my lips para sa lipstick ko ngayon, sa look ko na to. Mm-hmm.
is in the shade Titanium. So guys, as you can see sa video kanina, very easy to apply itong kanilang Stellar Satin Lips. And in fairness naman, very creamy, very pigmented yung kanilang lips. So guys, for the next items na ipapakita ko sa inyo is yung kanilang Majestic Matte Lips. So as you can see on the screen, they have 4 shades also, which is yung Kelvin, Phoenix, Vixen, and Cosmos. So guys, I have only one shade in here, which is yung kanilang shade na Phoenix. And so guys. So guys, ito lang yung binili ko kasi as usual, sinabi ko nga kanina, hindi ko naman magagamit yung ibang shades, lalo na yung mga shades na to kasi very bold yung mga shades ng kanilang Majestic Matte Lips. So guys, this is in the shade Phoenix. Guys, very creamy rin yung kanilang Majestic Matte Lips, same as yung kanilang Stellar Satin Lips. So guys, both of Majestic Matte Lips and Stellar Satin Lips retails for 165 pesos only. So guys, the next items na i-review natin is yung kanilang Cloud Tint. And guys, this comes in 6 fun shades, which is yung Veil, Haze, Mist, Cosmic, Cloak, and Nebula. And upon checking their Instagram, itong Cloud Tints is pwede mong gamitin on your eyelids, cheeks, and lips. So guys, as you can see, I have 3 shades only of their Cloud Tint, which is yung Haze, Mist, and Cloak. Kasi feeling ko ito lang yung mag-work sa akin and feeling ko ito lang yung babagay sa skin tone ko. Guys, this is their Cloud Tints and I will be swatching this one by one for you. So guys, this is in the shade Haze. This is in the shade Mist. And this is in the shade Cloak. So guys, as you can see, napakaganda ng mga napili kong shade. And I will be trying to blend this out for you kasi sabi nga nila, diba, pwede natin itong gamitin on our cheeks, eyelids, and lips. Very easy to blend guys, in fairness naman. Ang ganda ng shade na Mist. Kita naman guys, nagkahalo-halo na. So guys, nung blend ko siya, masasabi ko nga na pwede natin itong gamitin on our cheeks kasi very easy to blend itong kanilang Cloud Tints. And as you can see guys, meron siyang parang satin finish. Hindi siya sobrang matte. So guys, I think maganda itong gamitin on our cheeks. So guys, I'm very excited to try our next item, which is yung kanilang highlighter palette. So guys, ito yung kanilang Stardust palette. And guys, as you can see, 3 shades yung meron dito sa palette na to. And this retails for 275 pesos only. Guys, I'm very excited to try this highlighter palette kasi guys, napakahilig ko sa highlighter. And I'm very intrigued to use this one. Yung parang white sa pan. Ayan siya guys. So, I will be swatching this one by one for you. So, first, let me swatch this shade na parang peach or parang pink. Okay guys, so as I've noticed, very dusty and very powdery yung feels kapag nirub mo yung fingers mo sa pan. But then, tingnan natin kung ano yung magiging performance nitong highlighter na to. Wow! Wow. Guys, nakita niyo ba yan? Guys, sobrang blinding nitong highlighter na to. So, the second shade that I will be swatching is yung gold. Wow! Ang ganda ng kanilang highlighter, guys. In fairness. So, the last shade that I will be swatching is yung color white sa pan, which is yung very excited ako to try. Wow! Para siyang iridescent, ganun. Parang unicorn. Kasi guys, nagko-color violet or parang nagko-color blue siya kapag naiilawan. So, sobrang ganda. So guys, I've decided to use this shade Peachy para sa aking highlighter today.
So, tingnan natin kung ano yung magiging performance nitong highlighter kapag nilagay na natin siya sa face. So, konti lang muna. Wow! Wow. Kita niyo yun, guys. Konti pa lang yung nilalagay ko. Lagay pa tayo, guys. Kasi addict ako sa highlighter. So, totoo lang. Sa price na 275 pesos, meron ka ng 3 shades of highlighter. And in fairness sa quality, guys, bongga. Lagay pa tayo, guys. Adik sa highlighter. Makakapagsabi na may highlighter ako. Char! Ang ganda, guys, ng highlighter. In fairness naman, masasabi ko na ito yung isa sa pinaka-favorite kong product dito sa makeup collection na to. Bongga, guys. So, Andrea Brillantes, anong masasabi mo sa highlighter ko? Guys, very approved sa akin tong Stardust Palette ng Hyper Cosmic Collection by Blythe. So guys, we're down on our last items na i-review dito sa video na to. And this is their eyeliner duo stamp. And ito siya, guys. Ayan siya, guys. So as you can see, they have two shades, which is yung Black Magic and then yung Falling Star. So guys, ang kagandahan dito sa kanilang eyeliner duo stamp is that yung kabilang side is yung mismong eyeliner and yung kabila is merong stamp. So guys, kaya ako binili tong kanilang eyeliner duo stamp because of the side na merong stamp mismo, kasi I think very creative yon. And na-excite ako kasi yung isa dito na eyeliner is star yung stamp, and I think very cute yon to use for your makeup looks. And guys, I will be swatching this eyeliners for you to see kung ano yung kanilang performance. So the first one that I will be swatching to you is yung shade na Black Magic. Ayan siya, guys. So, sa kabilang side, guys, ito yung stamp. Ayan siya, guys. Hindi nyo ganong makita, but i-apply ko siya, guys, dito. So, ganyan siya, guys. Pang-cut eye siya. Ayan. And then, yung kabilang side niya is yung mismong eyeliner. Wow! Jet black ang peg ng kanilang eyeliner. And very matte. Walang ka-shine-shine yung kanilang eyeliner. Ang ganda. So, the next shade that I will be swatching is yung kanilang Falling Star. And ito yun, guys. And dito ako sobrang excited because of the stamp na sinasabi ko sa inyo, guys. At ito yun. Ayan siya, guys. So, star siya. Papakita ko sa inyo. Kita mo yun? Napakadaling i-apply ng star. And I think paggagamit mo to kapag kagagawa ka ng mga different makeup looks. And very excited ako to apply this on my face later. But I will be swatching first yung kanilang mismong eyeliner. So brown naman siya. Wow. Ang ganda. Very precise yung kanilang eyeliner. In fairness naman, may ko-compare ko siya dun sa kanilang Careline Graph Ink Liner, which is ito. So, guys, very precise din yung eyeliner na to, guys. As you can see. Wow. But,
when I compare this dun sa bago nilang eyeliner, which is yung Duo Stamp, mas shiny or parang may shine dito or may glossy na part dito sa kanilang Careline Graph Ink Liner, while dun sa kanilang bagong eyeliner, which is this one, wala, as in matte. Hindi ko lang alam guys kung nakikita niyo siya sa camera, but sa personal, ganun yung masasabi ko na comparison sa dalawa. So guys, I will be using yung eyeliner in the shade Falling Star. And gagamitin ko lang guys yung stamp niya. I think ito yung magko-complete sa aking look for today. So, i-apply ko lang siya dito. So guys, this is our final look. Guys, yun na lahat ng products na included dito sa Hyper Cosmic Collection by Blythe of Careline. And congratulations, Miss Andrea Brillantes, for being the ambassadress for this collection. I know pinaghirapan mo yung bawat concept and ideas for this collection. And guys, hindi naman sayang yung pinaghirapan niya kasi naging successful yung launching nitong makeup collection na to. So guys, I'm very proud of being a member of Careline Gang, and kaya ko rin to ni-review agad-agad kasi alam kong meron dyan na nanonood na nag-aabang ng review ko regarding this Hyper Cosmic Collection by Blythe of Careline. So guys, this is my announcement, okay? So maraming nag-PPM sa akin and nagtatanong kung saan ko nakuha yung aking fanny pack or belt bag na pinost ko sa aking Instagram. And guys, sa Careline ko yun nakuha, and guys, yung Careline is very generous enough to give me so much fanny packs, as in. As in, eto siya guys. Wow! Sobrang dami guys. And guys, hindi ko naman ito magagamit lahat. Kaya gusto ko itong i-share sa inyo. And guys, I will be hosting my first giveaway here on my channel. So guys, please read the mechanics down on my description box. Doon ko siya ilalagay. And guys, please follow the mechanics for you to have an entry for this giveaway. I will be choosing 3 winners for this giveaway, and I will be announcing the winners on my IG story and FB page or Facebook page. So guys, the winner will be getting 1 fanny pack each. I hope nagustuhan niyo tong video na to, and if you like this kind of video, please give it a thumbs up. And please subscribe on my YouTube channel, it is Rach Galang. And please click the notification bell para ma-notify kayo whenever I post a new video. And if you have video suggestions or products na gusto niyo pang i-review dito sa channel ko, please comment down it below. Or you can message me through my social media accounts na magpa-flash the screen. So thank you so much for watching, see you on my next one. Goodbye.